Moms, welcome back. So, good morning. Meron tayong papaship ngayon na plant. Yes, nabenta ko na yung ating White Wizard. So, ipapack natin siya. Ipapakita ko kung paano natin siya ipapack. So, si White Wizard ay isa sa mga collector's item. Yes, collector's item na mga halaman. Si White Wizard ay kapamilya ng, belong siya sa family ng Philodendron. Oh, papakita ko kung paano natin siya ipapack. So, pupunta siya ng Cavite. O, diba? O, sige na mga moms, ipapakita ko kung paano natin siya ipapack nang hindi siya masyadong mahihirapan sa shipment. And sana makatulong sa inyo, sa mga kagaya kong plant sellers, ang pamaraan ng pagpapack ko. Ayun, sana makakuha po kayo ng idea. So, ito yung White Wizard. Ayun na. Nag-yellow na tong isa. Ito yung pinaka-old na leaf niya. Nag-yellow na. Pero hindi ko pa rin siya aalisin. Sama ko pa rin siya sa ano, sa shipping. At, oh, ayun yung kanyang roots. Kita nyo? So, rooted na siya. Hindi ko nagagalawin yung kanyang soil para hindi na siya masyadong mahirapan. So, ipapack na natin siya na ganito. Oh, so, ang kailangan natin ng tissue. Yes. Ang tissue, gagawin natin filler. Ilagay natin dito sa kanyang pot. Ayan. Kasi ito ang mag-aabsorb ng moist. Actually, itong si White Wizard ay 3 araw nang nakalilim. So, hindi ko na din siya diniligan para hindi siya basa. Hindi basa yung kanyang potting mix. Yung kanyang leaves. Bago natin siya i-ship. So, kailangan tuyong-tuyo muna siya bago natin siya ipa-ship. Na totally tuyo. Basta wag lang yung basang-basa. Kasi pwedeng mabulok yun sa shipment. Then, pag nalagyan natin ng tissue, lagyan natin ng eto. So, since malayo ang kanyang pupuntahan, kakailanganin niya ito. So, we need to put this para ma-protect natin yung kanyang roots at ang kanyang mga leaves. Pasensya na, pasinghot-singhot ako na ano ako ng allergy. Ang aga-aga na allergy ako. Dahil sa hamog dun sa taas. So, eto. Then, pag nalagay natin yan, i-tape natin siya. Yung kanyang, since hindi natin gagalawin yung kanyang pot, so papadoblehan natin siya ng ganito din. Para at least medyo matibay-tibay ng konti yung kanyang pot. So hindi siya basta-basta mawawasak sa shipping. Okay, then i-tape na natin siya. Secure na natin. Na sana para hindi gumalaw. Hindi masyadong maalog sa biyahe. Iwasan din nating matape yung kanyang lips, ha? Kasi kawawa naman pag matape yung kanyang lips. Ayun. Yung filler lang ang kailangang i-tape. Ayun. Para hindi kawawa yung halaman. So, pag nagsiship tayo ng plants, kailangan isipin din natin yung magiging condition ng plants and yung makakatanggap ng plants. Ayan. Kung magiging masaya ba sila pag natanggap nila yung plants. So, dapat concerned ka din dun sa halaman. Hindi lang dahil dun sa kita. Para magkaroon ka pa ng repeat buyers. Mm-hmm.
Itong White Wizard ko, yung unang bili ko nito, ano lang siya, one node. Maliit lang. Way back 2020 or 2021. Last year. Nabili ko siya ng 3,500. So, ito na. Next, kailangan natin ng papel. Oo. Tingnan niyo yung backleaf niya, oh. Yung variegation niya ay nasa backleaf. Ayun, oh. Diba? Yung sa ibabaw niya, splash lang. Lagyan na natin siya ng papel para may mag-absorb pa rin ng moist. So, nabalot na natin ng papel. Ayan, nakikita niyo. Then, next, isusunod natin siyang i-wrap ng plastic bottle. Yes, yun yung isa sa pinakamahalagang gamit ko pag nagpapaship ako ng plants. Hindi pwedeng walang plastic bottle. Ayan. Kailangan punasan din yung bote o kaya hugasan para maalis yung liquid. Ayan. At tumi. Kailangan dry yung bottle na gagamitin. Huwag gagamit ng basa. Huwag gagamit ng basang bote para hindi mag rot yung ating halang. Matrabaho yung ganitong klase ng packing, pero sure ball na maayos yung plant pagdating ito sa ating bayan. Wrap. Then, kapag hindi sapat yung isang bote, magkat lang ulit ng isa pa. So, ito na yung una na nailagay natin. So, kailangan pa natin ng isa to protect the other side ng plant. Okay? Then, i-wrap lang. So, ayun. Nakikita niyo yung loob niya. Ayun. So, protected na siya. Ganyan dapat. Secure natin yung bottle na hindi siya makalis. Sobrang matrabaho yung ganitong packing, pero worth it. Kasi nga, magiging masaya yung buyer mo dahil maayos yung pagkakapak at buhay yung halaman na darating sa kanya. Yes, proven ko na yan kasi nakapagpaship ako ng papuntang Visayas, Negros Oriental, mga ganyan, Samar, na okay yung halaman, buhay na buhay yung halaman. So, eto. Then, ilagay na natin siya sa karton. Pwede pa natin siyang i-wrap actually ng isa pang karton. So, ito na yung ating plant. Pwede na natin siyang ilagay sa box at dalhin sa ating shipping center kagaya ng JRS or LBC. Ayan. Pero JRS ang gagamitin natin, ha? Kasi si LBC bawal sa kanila ang may lupa. So, usually ginagamit sa kanila ay kokopit lang. Masyadong magaan ang gusto nila. So, hindi natin pwedeng galawin yung kanyang roots. Ayun. So, ipapak na natin siya. Lalagay natin siya sa box. Ito, nakalagay na siya sa box. Isi-seal na lang natin siya. So, make sure na hindi gumagalaw-galaw o umaalog-alog yung ating halaman sa loob. Okay? I-secure natin lahat. Ang kanyang roots, ang kanyang leaves. Para masaya ang ating buyer. At as well as, hindi rin maging sakit ng ulo natin para hindi magkaroon ng or magkuhan ng refund or tawag dito, replacement. So, mas masakit yun sa ulo. So, pag mga premium plants or maski hindi premium plants, dapat i-secure natin, okay?
So, ayun mga moms, napack ko na yung ating white lizard. So, hopefully nakatulong sa inyo yung aking tips and tutorial pagdating sa pagpapack ng mga plants. So, ayun, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe na po. At kung gusto niyo pong lagi kayong updated sa ating mga susunod na video, mga tawag dito, plant tips, i-hit niyo lamang po yung ating notification bell. And maraming salamat po muli.